Ayoko na. Ayoko na. Dito ako matutulog. Yan ang aking vacation. Oh my God. We're now open. Hi! Good evening! Parang ngayon lang yata ako magbablog na gabi ang simula. Usually, good morning. It's late evening. Mag-aalas 11 na ng gabi. And wala akong planong mag-vlog actually today. Nagpapaantok lang ako kaya sabi ko mag-vlog ako. Gusto ko na makatulog pero I know hindi pa ako makakatulog. Sinisikmura ako. Kanina pa siyang mga hapon, nalipasan kasi ako ng gutom. Morning, tapos nag-lunch ako late. Tapos nung nag-lunch ako, medyo napadami yung kain dahil favorite ko yung ulam. Ginisang munggo saka isda na prito. So usually, iniinom ko dito guys, motilium. Kasi yung motilium nando dun sa kotse, ayoko nang lumabas. Kaya nagtitiis na lang ako. Pero kanina kasi, sumasakit siya pero manageable. Ngayon, medyo matindi yung sakit. Ay, alay. Well guys, as you can see, yung setup natin today, I'm here sa 11-11. At dito ako matutulog. In the coming days, malalaman niyo kung bakit ako dito natulog. Hindi ko muna sasabihin. Medyo bibitinin ko muna kayo. Gusto ko sanang manood ng Money Heist. Oo na siya, pero kasi parang wala ako sa condition dahil nga masakit yung sikmura ko. Gusto ko nang makatulog ng mahimbing. Yung magandang tulog. I'm so restless. Parang maaga pa lang kanina. Pagod na ako. And maghapon lang ako nasa kotse. So, parang higang-higa na ako kanina pa talaga. Parang hinahanap ko na yung bed. Sorry guys, if I look so wasted. And ayan, ito yung mga daladala kong damit. Along with this. Ito na lang tayo. Play by TF card. Tatagpag tayo. Para naman may kasama ako dito sa store. This is life. Hirap matulog, guys. Wish me luck. Sana makatulog. Masyadong mababa. Struggle is real! Dumudus-dus ako. Oh my God. Shh. 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 Malaman ko saan ako pupwesto. Kamibigan sa mabrik, makita. Balik na lang ako dito. Masyadong sharp yung ilaw. Ito talaga yung ilaw. Pag pinatay ko kasi, patay na sila lahat. Di maganda yung pagkakagawa ng electric line dito sa store. Yung ilaw sa kayo higaan is the challenge. Aray ko. Pwede ba yung camera ko doon na lang ako sa... Ganun pa. Wala akong magawa. Konting ganyan na lang doon ako sa cement na kukulutin. Ay, sorry po. My God. Shucks. Ayoko na. Ayoko na. Naiinis na ako. Doon lang tayo sa kama matulog. Ayoko, doon takot ako. Gusto ko dito. At least dito may pintuan. Hindi ako masyadong visible. Doon nadadaanan ako ng tao. No. Thank you.
yun. Karaos ang gabi. Pinakamahabang gabi ng buhay ko. Actually, hindi ako masyadong nakatulog. Hindi ako comfortable dito sa pwesto ko, dito sa bench. Kasi makitid siya. Payat na ako, pero masyado siyang masikip. Ang una namin itong merch. So, nakatupi siya na ganyan. Good thing, may blanket. So, it helps a lot kasi giniginawa ko kagabi sa aircon. Pagka in-off ko, mainit. Saka natatakot naman akong i-off all throughout the night dahil baka masuffocate ako, walang hangin. So, naka-on siya pero mahina. But even mahina dahil ginawin nga ako. My tummy is now okay. Hindi na siya masakit. Actually, madaling araw pa lang medyo nag-okay na siya. And I feel ko nagugutom ako. Usually, ganun kasi. Pagka gutom, kumain ng madami, sasakit ang chan for like 6 to 10 hours yan, masakit. Hindi ako umiinom ng gamot. Dapat uminom ako ng gamot na motilium. Pagka itinulog ko, pagising ko wala na yung sakit. And then, magugutom ako. Pag nagutom ako, dapat kumain ako. So, madaling araw, nagugutom ako. And good thing, I still have Freya's oven. Ito, nag-save sa akin, guys. Pag nagutom, dapat kumain. Otherwise, sasakit ko yung chan ko. So, the cycle will continue. Buti na lang, still have it. And grabe guys, ang sarap. Alam nyo ba, 2 days na to sa rep. Since na binigay nila, hindi ko nakakain. Sabi ko, babaunin ko na lang. And it tastes like bago pa rin bake. Mmm! At hindi ko na siya nilagay sa rep. Nandito lang talaga siya. Mas masarap kung mas malamig. Konting kwento lang. Alam nyo ba, sa buhay, may mga times talaga na wala kang choice, kailangan mong gawin, kailangan mong pagdaanan. Simple things like katulad kagabi, di ba? Wala akong choice but to stay here. Alam ko na hindi ako comfortable, but sabi ko kailangan malagpasan ko tong gabi na to. Ako kasi, I put so much value dun sa pagpahinga, sa tulog dahil hindi ako pala tulog within the day. So, sa gabi lang ako talaga nagpapahinga. Sa umaga, very active ako. Tapos sa gabi, gusto ko as much as possible maagang mag-rest. Pero more often, hindi ako nakakapahinga ng maaga. So, late din. Another one, kwento ko na lang din. Alam nyo na ako, I hate hospital. Siguro in the past vlogs, makikita nyo na may mga vlogs ako na nagpapa-check up, nagpupunta sa ospital. Naniniwala kasi ako na prevention is better than cure. So, kahit takot ako, kahit ayaw ko ng ospital, I still have to do it. Pagdadaanan talaga yun. Sa akin, yung pinaka uncomfortable ako pag nasa ospital ako, yung tipong may doctor, tapos may gagawin siyang procedure, tapos while waiting sa doctor, nandoon ka sa area, o kaya you're lying in bed, tapos naghihintay ka sa doctor para gawin yung procedure. Yung mga times nang dami kong naiisip, natatakot ako, ano kaya mangyayari dito? Ano kaya ang resulta? Oh my God, ganyan. I mean, kahit ayaw mo, talagang gagawin mo. Tapos naiisip ko na lang, like, dito sa ospital na to, ang dami-daming tao. Itong mga taong to, iba-iba ang kwento. Diba? Pwedeng may masaya kasi mag-check out na sila. Meron namang pwedeng malungkot kasi kakapasok pa lang at hindi okay ang kondisyon ng pasyente nila. Meron naman na sad to say na probably nagdadasal kasi it's a matter of life and death. I feel I'm lucky kasi ako nandito, nagpapa-check up. Okay ako, basically. What I'm saying is, talagang may mga bagay sa buhay na pagdadaanan mo na ay. Ganun talaga. So yun, side story ni Mami Haidee. Aga-aga, daming hugot. So guys, papakita ko lang sa inyo kung saan ako natulog. This is my bed. Nakita nyo naman, guys. Kaliit, di ba? Ang kitid lang. Oh, ayan, dyan. And those are my things. This is the look of the store. Sobrang takot ko na ibaba yung roll-up. Kaya nakahang siya ng ganyan para at least nakikita ko what's outside and nakikita ko rin yung sasakyan ko. Yan ang aking staycation. Oh my God. Nakaraos ako. Thank you, Lord. I'm still alive and kicking. Sige, guys. Mag-freshen up lang tayo. Okay guys, we're now open. Sarado na kami. Gustan ko lang para maliwanag so then we can turn off yung mga ilaw. Ayan. Light breakfast.
May baon akong cereal, tapos milk ni 11-11. Pero gusto kong bumili ng mainit. Gusto ko ng lugaw. Libre ako mamaya. Basta kainan eh, no? Try natin. First time lang. Lugaw. Tanong natin kung anong meron pa. Baka merong lumpia, ganyan. Let's see. Kuya, anong klaseng lugaw meron? Lugaw with tuwalya po, tsaka puso. Tsaka takpat, bawi lang po meron. Ah, yun lang. Sige, with tuwalya na lang at saka tokwa na lang. Thank you. Lugaw with tokwa po. Hindi, lugaw na merong tuwalya plus tokwa. Okay, thank you. Siguro na may titake out niya, no? Kasi naman, car ako. Okay. Iyas yung aking alcohol. Ang baitsura ko? No ligo! Before that, guys, wala akong anything sa face. Magsasunblock lang ako ng Lux Organics sunscreen. Ito na yung natutunan ko over time. Nung mas bata ako, tamad na tamad ako magsunblock. Kaya ako nagkaroon ng mga sunspots, discoloration. I've learned my lesson, kaya kayo, gayahin si Mami Haidee, magsunblock every time lalabas, kahit walang araw. Make it a habit. Lux Organics, SPF 50. Gustong gusto ko din to under makeup. Perfect siya na makeup base. Parang gusto ko na lang dito kumain kasi mainit na mainit siya. Oh, I have my table here. Yan. Kuya, magkano? 5 po, ma'am. Merong ng ano, kutsara at tinidor? Ay, sigo. Thank you. Kuya, walang suka, siktok, wa? Sige po, meron. Okay, thank you. Uy, may pa chili. I love it. Ang bango, may bawang. Where's my tissue? I have tissue on. Wala nyo ah. Yan ang setup natin. My goto with tuwalya. And also the tokwa't baboy is here. Wala pang sausawan. Ang bango ng kalamansi. Magalit na sa akin si kuya. Ano po ba talaga? Yung gustong-gusto ko sa lugaw, gusto ko yung lasang-lasang luya. This one is nice. Gusto natin ng konti. Para yung amoy. Pagka ba kayo ay nagluluto ng whatever, lugaw, goto, aros caldo, naglalagay ba kayo ng malagkit rice? Kami naglalagay. Para mas maganda yung consistency. Medyo may konting lapot. Pero ayoko ng lugaw na yung parang malapot. Gusto ko yung medyo masabaw, para nahihigop. Medyo matigas yung ano, tuwalya. Okay guys, still 11-11. Magla-lunch muna ako bago ko umalis. Nagpa-order ako sa Pino. Brown rice. Bakit parang kapila? Bagoong. We have kare-kare. Bagnet kare-kare. Pabili din ako ng Lysol. Kasi nabiling ko yung maliliit alcohol. Parang kasama sa pagkain eh, no? Hindi naman kasama. Brown rice. Healthy daw. Parang binatog. Yung ano niyo, parang may ipapa. And here's my kare-kare. Bagnet kare-kare. Ang konti rin ng gulay. So we're leaving. Lakad na tayo. Tara. Gusto ko nang maligo eh. So kailangan na natin umalis. Ang ganda ng hair ko pag kulot. Charot. Gusto ko kulot. Tumataba ako ganun. Karirai. Alright guys. So we are bound to the next stop. I will have to end the vlog. Mamaya pagbalik ko, fresh na ang ate nyo. Nairita na ako. Gusto ko nang maligo. Parang ang sarap mag daw-daw sa planggana. Sa planggana. Sa pool. Sa shower. Naiiwanan kayong nagtatanong or nagtataka bakit, anong nangyari. Malalaman nyo naman in the coming vlogs kung bakit ako nag-overnight mag-isa, nag-stow away, nag-living alone. In the coming vlogs, marirealize nyo or malalaman nyo kung bakit. Sorry ah, yung camera ko is very unstable. Wala kasi siyang pandikit. Ito yung hindi ko natagay. Alright, so again guys, thank you for watching. I'll see you on the next vlog. May mga kasunod to para... Oh my God. Para mag-gets nyo. Bye! Bye, 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 bye! Shh.